alagad ng sining at bayani. Sa ganito marahil natin kilala ang pintor na si Juan Luna. Ano ba pagmamahal sa'yo? Pasita! Pero sa kabila ng kanyang pinupuring mga obra, isang kontrobersya ang sumira sa kanyang karera. Medyo kinabahan si Juan Luna. Saan pumasok yung asawa ko? At may nakita siyang lumabas sa lobby na isang familiar figure. Ito raw ang sinasabing kalaguyo ng kanyang asawa. Sino ang lalaki mo, ha? Sino? Sino nga ba si Juan Luna? At ano ang sekretong bumabalot sa kanyang pagkatao? Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating tuklasin ng bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa krimeng kinasangkutan ni Juan Luna dito sa Crime Classic. Sa mga malikhaing kamay ni Juan Luna, lumabas ang mga obra maestrang ito. Pero sa mga kamay na ito rin daw nagtapos ang buhay ng kanyang asawang si Paspardo de Tavera o Pasita at biyanang si Doña Juliana Guricho. Sino ang mag-aakalang ang isang sikat na pintor na nababasa lamang natin sa mga aklat ay nasangkot pala di umano sa isang krimen? Sinasabing sa bawat pinta ni Juan Luna ay mayroong ideya na sumasa ilalim sa kanyang buhay. Katulad na lamang ng sikat na Parisian Life. Ayon kay Michael Zhao Chua, isang historian at profesor, inilalarawan daw ng Parisian Life ang isang coquette, na ang ibig sabihin sa salitang Ingles ay prostitute. Isang coquette o malandi na Parisian na babae na nasa isang cafe at pinagmamasdan siya ng tatlong lalaki. Espesyal ang painting na ito sa kanya sapagkat nilagay niya ang kanyang sarili doon sa painting na iyon. Yun nga, ang personalidad ni Juan Luna, kumukuha siya ng mga prostitutes bilang modelo. Tatlong tao, tinitingnan siya, no? Yung table, yung chair nakaturo sa kanya. Dagdag pa ni Zhao Chua, mayroon daw isa pang interpretasyon ang obrang ito tungkol sa buhay may asawa ni Juan Luna. Ikinokonekta nila ang interpretasyon ng 1892 painting na ito sa nangyayari sa buhay ni Juan Luna noong 1892. May babae na nakaupo at tila nagkakwentuhan ang tatlong lalaki at tila sinasabi ni Juan Luna sa kanyang mga kaibigan na si Ariston Bautista Lin at Jose Rizal, "Pare, may problema ako. Ang aking asawa." Nakatatandang kapatid ni General Antonio Luna si Juan Luna. Mula sa may impluwensya at mayamang pamilya sa Ilocos ang angkan ni Juan Luna. Meron siyang inclination talaga for the arts. For painting, talagang he was noticed to be very, I mean, nagdo-drawing na siya nung bata siya. Samantalang meron siya talagang kapatid who would have become a famous violinist, but he died very young. Although this violinist, performed also in Europe. Dinala si Juan Luna sa Europa ng kanyang husay sa pagpipinta. Mula Espanya hanggang Roma ay kinilala at pinarangalan ang kanyang mga likhang sining. Siya ang kauna-unang Filipino na kinilala sa Espanya at Roma. Sa katunayan, ang obra niyang Battle of Lepanto ay inilagay pa sa Senado ng Espanya. Pinagawa ng Senate mismo ng Spain yung tinatawag na The Battle of Lepanto. Battle of Lepanto ay isang makasaysayang tagpo sa kasaysayan ng mga Espanyol sapagkat dito ay nakipaglaban sila sa mga Moro, sa mga Muslim. Ang nagbukas mismo ay ang Reina Regente ng Espanya. Meaning, yung bata kasi Alfonso yung hari, bata lang. So, yung Reina Regente, yung tumata yung parang guardian nung hari, ang siyang nagbukas nitong Battle of Lepanto na ito sa Senado ng Espanya.
Halos malibot ni Juan Luna ang buong Europa para kilalanin at parangalan ng kanyang likha. Hanggang sa marating niya ang Paris, France. Paris was more the center of art and culture. Since sumikat na siya sa Spain, nagkaroon na siya ng sikat din sa Italy. Gusto niya parang i-conquer o manalo din siya sa Paris. So pumunta siya ng Paris. Tinulungan siya ni Rizal na matagal nang pumupunta sa Paris. Dahil nga si Rizal was so accepted by the Pardo de Taveras. Parang family member na siya. So sinabi ni Rizal, siguro doon ka na lang kasi talagang doon ka magwawagi lalo. Dahil doon sa Paris, hindi sila prejudiced sa mga brown o sa itim dahil madaming nakatira doon na colonial people din. His mother to allow this marriage to happen. Ayon sa historian at apo ni Paz Pardo de Tavera na si Mara Pardo de Tavera, sa Paris nagtagpo ang landas ni Juan at Pasita. Kinalang pamilya rin ang mga Pardo de Tavera. Purong Espanyol ang ama ni Pasita at kabitenya naman ang kanyang ina. Kaya may koneksyon ang kanilang angkan sa Maynila at Paris. Binigay niya lahat ang pwede niyang iabot sa kanyang mga anak. Tinuruan niya ng mabuting edukasyon sa Letran at Ateneo. In fact, naging classmate pa nga ni Felix Pardo de Tavera, yung kapatid ni Trinidad. Naging classmate nila si Rizal. Doon nag-umpisa ang kanilang friendship, kabataan pa. So ang profile nila, it was a very parang liberal family. Dahil tanyag na pintor si Juan Luna, mabilis nitong nabihag ang puso ni Pasita. Disyembre 1886, naganap ang kasalang Luna at Pardo de Tavera. Siyempre parang celebrity, a celebrity Filipino na nagwagi sa Spain. So parang siguro, we often say, pati mother ko and ako, that Luna fell in love, Paz fell in love with the idealism of a Filipino. A successful Filipino. And hindi niya nakita yung mga problems because he was, syempre, nasa taas siya na that time, di ba? So, and then, parang nagkaroon din ng tinin si Juan Luna sa kanya at nag-umpisa yung kanilang courtship. Biniyayaan na mag-asawa ng dalawang anak. Sina Andres Luling Luna at Maria de los Angeles Pardo de Tavera o Bibi. Ngunit noong Marso 1882, namatay ang anak nilang si Bibi. Pero itong maliit na bata nila, na anak nilang babae, hindi lumaki ng over 2 years old yata at namatay. Kasi those times, 1880s, madaming mga bata na namamatay from fever, simpleng bagay, no? At parang namatay siya from a fever. Siyempre, sa isang pamilya na mamamatay ang isang anak, madalas, magbibintangan ang mag-asawa. So, ang feeling namin ay nagkaroon ng ganyan. Sa pagkamatay ni Bibi, dito na nagsimula ang kalbaryo ng pagsasama ng mag-asawa. Madalas daw pagbuhatan ng kamay ni Juan Luna ang kanyang asawa kahit sa harapan mismo ng inang si Doña Juliana. Kaya naman hindi maiwasan na makarating ang balitang ito sa mga kapatid ni Paz na sina Felix at Trinidad. Ngunit isang pangyayari ang mas lalong ikinagulantang ng mga tao lalo na ng pamilya Pardo de Tavera. Muling naging maingay ang pangalan ni Juan Luna, ngunit hindi dahil sa panibago niyang ipininta. Setyembre 23, 1892, natagpo ang patay ang mag-inang Doña Juliana at duguan naman si Paz Pardo de Tavera sa loob mismo ng kanilang pamamahay sa Paris. Ang itinuturong suspect ay walang iba kundi si Juan Luna. Isang mukhang nabigay na malaking pagdududa kay Juan, ang malapit na kaibigan ng pamilya Pardo de Tavera na si Monsieur Dosac. Ito raw ang sinasabing kalaguyo ng kanyang asawa, no? Ito yung pinagdududahan ni Juan Luna. Sa isinulat na libro ni Carlos da Silva tungkol sa talambuhay ni Juan Luna, pagkatapos daw mamatay ang anak na si Bibi, dalawang buwang nagbakasyon sina Pasita kasama ang isa pang anak na si Luling at ina nitong si Juliana Pardo de Tavera.
hindi na raw nakitaan ni Juan ng pagluluksa ang asawa. Pagbalik ni Paz Pardo de Tavera sa kanilang tahanan, noon kapag namatayan kayo ng anak o sino man sa inyong pamilya, kailangan isang taon kang magluluksa. Anong ibig sabihin nun? Huwag kang magme-makeup. Huwag kang magsusuot ng makukulay na damit. Lagi ka dapat nakaitim. Abay, pagbalik, no? Ang kwento, parang wala na sa kanya yung pagkamatay ng kanyang anak. Parang happy na siya. At lumalabas siya kapag hapon, nagsusuot ng mga makukulay na damit at nagkokolorete o nagme-makeup sa kanyang muka. Madalas ding nakikita ni Juan ang kanyang esposa na nakaharap sa salamin at naglalagay ng mga kolorete sa mukha. Madalas daw itong pag-awayan ng mag-asawa hanggang sa mauwi ito di umano sa pambubugbog kay Pasita. At alam mo naman, pag nagalit si Juan Luna, nagwawala siya. No? So minsan, pinagalitan niya si Paz Pardo de Tavera, parang sinabi niya, bakit ka nagkokolorete sa mukha? Parang nabanggit yata ito, narinig ko lang na kwento na sinabi ni Paz na, ikaw pintor ka, magpipinta ka. Ako syempre gusto ko rin magpinta ng aking mukha. Pinugbog na yun ni Luna, yung kanyang asawa. Madalas din daw lumalabas si Pasita tuwing hapon. Minsan daw ay chinechempohan ni Juan ang asawa at sinundan sa isang gusali sa kalye ng Mont Tabor Parish. Nang pumasok si Juan sa nasabing gusali, hindi na niya nakita ang asawa. Ngunit isang pamilyar na mukha ang kanyang nakasalubong sa labi. Isang mukhang nabigay ng malaking pagdududa kay Juan. Ang malapit na kaibigan ng pamilya Pardo de Tavera na si Monsieur Dosac. Tinatanong siya, sino pong hinahanap ninyo? So, medyo kinabahan si Juan Luna. Saan pumasok yung asawa ko? At may nakita siyang lumabas sa lobby na isang familiar figure. Isang taong nakilala na nila sa kanilang mga parties. Ito si Monsieur Dosac. Nang mga oras ding yon, nagpuyos ang damdamin ni Juan Luna. Ang pinaghinalaan niyang kalaguyo ng kanyang asawa, si Monsieur Dosac. Ito raw ang sinasabing kalaguyo ng kanyang asawa, no? Ito yung pinagdududahan ni Juan Luna. So, binati ni Dosac si Luna. Sino hinahanap mo dito? Sabi na lang ni Juan Luna, wala. At umalis siya. Pero sa loob-loob niya, talagang nagpupuyos na siya sa galit, no? At alam, parang nakinutuban na siya na totoo pala yung kanyang mga hinala. Magsabi sa akin ang totoo. Pinilit ni Juan na ipaamin kay Pasita ang hinalang kalaguyo nito. Pero tahasan itong itinanggi ni Pasita. Sa halip, isang nakagugulat na mga payag ang binitawan nito sa harap ni Juan Luna. Ay, pinang ito yung iniibig. Wala na po pagmamahal sa'yo. Pasita! Halos na baril niya ito. Pinaputok niya yung baril at ito ay buti na lang ay tumama lamang sa pader. Sino? Wala! Ang madalas na pag-aaway at pambubugbog ni Juan Luna kay Pasita tagos sa puso ng inang si Doña Juliana. Hindi niya matim ang kalupitang ginagawa ng manugang, kaya gumawa siya ng paraan upang masolusyonan ang problema. Pinatawag niya ngayon ang mga kapatid ni Paz, si Felix at si Trinidad, at sinabi nilang ang gusto ngayon ni Trinidad ay payuhang magdiborsyo na ang dalawang ito. Tila isang sampal sa akin pagkalalaki ang ginawa ko kay Pasita. Ngunit hindi pa natin mapapatunayan ang paratang na yan kay Pasita. Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Dahil dito, naisip ko na magsampa na lang ng diborsyo. At isasama ko ang aming anak na si Andres. Dumating si Trinidad sa bahay ng mag-asawang Juan at Pasita. Habang naglalabas ng sama ng loob si Juan tungkol sa panlalalaki ni Pasita, ay dito na nabuksan ang usaping diborsyo. Kinausap ni Trinidad ang kanyang kapatid na si Pasita upang kumpirmahin kung may katotohanan ba ang panlalalaki nito. Pero tulad ng sinagot niya kay Juan Luna, mariin niya itong itinanggi. Sumagot ka, Pasita. Totoo ba ang mga kumakalat na alingas-ngas na ikaw ay may kalaguyo? Magsalita ka.
Walang katotohanan yan, Trinidad. Ikaw na mismo ang nagsabing ito ay alingas-ngas lamang. Marahil ay gusto lang ako sirain ng sinuman. Nung ilatag kay Juan Luna na gusto na ng devotion ng pamilya Pablo de Tavera, medyo nag-usap sila ni Paz. Oh, humingi daw ng tawad si Paz Pablo de Tavera kay Juan Luna at sasama na daw ito patungo sa pabalik ng Espanya. No? At mamumuhay na sila doon ng mapayapa. Babalik na sa Spain para malayo sa Paris, para malayo kay Monsieur Dusac. Humingi ako ng paumanhin sa mga kahiyan at sakit na naidulot nito sa'yo. Ako'y may panukala. Kung iyong nanaisin, maaari nating lisanin ang Paris at manirahan na lang sa Espanya. Ayaw ng pamilya Pablo de Tavera to. Bakit? Baka pagpatuloy yung ginagawang pambubugbog ni Juan Luna sa kanyang asawa. Pansamantalang nanahimik ang problema para sa mag-asawa. Pero makalipas ang isang linggo, ay muling nakita ni Juan na tumatakas ang kanyang asawa at naglalagay ng kolorete sa mukha. Dito muling sumiklab ang galit ni Juan Luna. Hindi na natiis ng pamilya Pardo de Tavera ang panakit ni Juan Luna. Buenas noches, Don Juliana. Gumawa ng plano magkakapatid na Felix at Trinidad Pardo de Tavera para kausapin na masinsinan si Juan para pakiusapan na ituloy na lamang ang diborsyo. Kasama ang abogado ng mga Pardo de Tavera na si Antonio Maria Regidor, pinalabas ng magkapatid na kaswal na pagbisita lamang ito upang hindi maghinala si Juan. Sa first floor, dumating ang tatlo, nakipag-usap kay Juan Luna. Kinausap sila ng maayos. Oo nga't naisip ko na rin ang bagay na yan. Ngunit sa pagkakataon na to, ayoko na maiwalay sa asawatan ako. Pinatawad ko na si Pasita. Sa katunayan nga, uwi na kami pabalik sa Espanya. So, kinakausap ngayon, no, divorcio ang sagot sa inyong problema. Sabi naman ni Juan Luna, humingi na ng tawad sa akin ng aking asawa at sasama niya sa akin. Okay na kami. Huwag natin pag-usapan ng diborsyo. Habang nasa gitna ng pagpupulong, umakyat sa ikalawang palapag ng bahay si Trinidad para kausapin sina Doña Juliana at Pasita. Maya-maya pa ay sumunod na rin sina Antonia Maria Regidor at Felix Pardo de Tavera upang kaswal na magpaalam kina Doña Juliana at Paz Pardo de Tavera. Sinabi ni Trinidad sa kanyang ina at sa kanyang kapatid, no, na huwag muna niyong kausapin si Juan Luna. Ilak niyo muna itong mga kwartong ito. Kapag ka siya ay nagpilit, tumawag kayo ng pulis. Nang mga sandaling iyon, kinutuban si Juan Luna na tila balak ng pamilya Pardo de Tavera na itakas ang kanyang asawa at biyanan. Agad siyang pumanik sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Ngunit nadatnan niyang sarado ang mga pintuan. Kinatok niya ito at pinakiusapan si Paz na buksan ang pinto. Ang ginawa ni na Paz, siyempre sinabi nila na hindi ka namin pwedeng kausapin, binilin sa amin ito. Tatawag kami ng pulis pag nagpumilit ka. Ayaw mo talaga buksan yung pinto! Kumakatok na si Juan Luna at pinipilit na niya na siya ipapasukin. Buksan niyo ang pinto, buksan niyo ang pinto. Walang nagawa ang mag-ina kundi humingi ng tulong. So sumigaw sila ng sumigaw, nag-hysterical sila, sumigaw sila ng sumigaw at narinig ng tatlong tao dun sa cafe. At nakita ni Juan Luna, papunta ang tatlo. Kinuha niya ang kanyang baril. Sa di kalayo ang cafeteria, kung saan pansamantalang huminto sina Trinidad, Felix at Antonio, narinig nila ang sigawan mula sa bahay ng mga Luna. Agad kumaripas ang tatlo pabalik. Ngunit pagdating ng tatlo sa pintuan ng bahay, ay nakita agad sila ni Juan Luna at binantaan na kung sino ang unang pumasok sa pintuan ay kanyang babarilin. Okay, lalapit. Hindi ako magdadalawang isip na kalapitin to. Nagpumilit si Felix Pardo de Tavera na pumasok. Nabaril siya sa balikat ni Juan Luna. Muling binalikan ni Juan Luna ang silid kung saan nagtatago sa isang kwarto ang kanyang mag-ina at binan.
Tama na. Tubuhin na kami. Ayaw mo talaga buksan, ha? Dito na raw nagdilim ang paningin ni Juan Luna at pinagbabaril na raw ang kandado ng kanilang kwarto. Kinalaunay, binuksan din ni Luling ang pintuan. Pero tumambad kay Juan ang dugo ang katawan ng asawa at biyanan. Sinisisi niya sa pangyayari ang bayaw na si Trinidad Pardo de Tavera dahil sa pagbabawal na makausap ang asawa. Ngunit ayon sa bersyon ng mga Pardo de Tavera, patakas sumuno nung gabing iyon ang mag-inang Pasita at Doña Juliana kasama ang batang si Luling. Dito na raw nagsimulang magkaroon ng komosyon na nauwi sa pagbaril sa mag-inang Paz at Doña Juliana. Kinuha daw yung kanyang asawa, si Paz, from the balcony, hinila daw, hinaltak sa buhok. At binaril din dun sa mismong posisyon ng nanay niya. Ayon sa bersyong akda ni Ambeto Campo, nung gabi na mangyari ang krimen sa pamahay ng mga Luna, hindi raw nakakandado ang pintuan ng kwarto nila Pasita. Malayang nakapasok daw si Juan Luna at walang awang binaril sa ulo ang kanyang asawang si Pasita at biyanan na si Doña Juliana. Ngunit ayon sa bersyon ng mga Pardo de Tavera, patakas sumano nung gabing iyon ang mag-inang Pasita at Doña Juliana kasama ang batang si Luling. Dito na raw nagsimulang magkaroon ng komosyon na nauwi sa pagbaril sa mag-inang Paz at Doña Juliana. Grabbed Juliana, binaril siya sa may chimney. Tapos si Paz tumakbo sa balcony para sumigaw. And by the way, huwag niyo kalimutan, the whole time nandun yung kanyang anak. Who was supposed to be sleeping. Na siyempre nagising na sa sigaw ng kanyang lola at nanay, di ba? At nakita niya lahat yung nangyari. And kinuha daw yung kanyang asawa, si Paz, from the balcony, hinila daw, hinaltak sa buhok. At binaril din dun sa mismong posisyon ng nanay niya. Ang masakit talaga doon was that yung si Juliana ay namatay instantly, but Paz hindi namatay until 14 days. Ayun pa rin kay Mara Pardo de Tavera, dahil sa alingaungaw ng baril, bumalik sina Trinidad, Felix at Regidor sa bahay nila Juan Luna. Dahil naunguna si Felix, siya ang tinamaan ng bala nang nagwawalang si Juan Luna. Wala rin daw katotohanan ng mga ibinabato sa pamilya Pardo de Tavera. Kahit minsan daw ay hindi pinagtaksilan ni Pasita si Juan Luna. Ang sinasabi ng iba, nagkaroon daw siya ng affair. Pero ang sinasabi ng madaming historians at pati ako, hindi kami ganong klaseng pamilya. Hindi ganon ang family namin. Hindi kami frivolous katulad ng sinusulat ng ibang historians. Ngunit sa ginawang investigasyon, kinatiga ng korte si Juan Luna. Depensa lamang daw sa kanyang tangal ang nangyaring pagpaslang sa kanyang asawa at biyanan. Ngunit sa kabila nito, nagkaroon pa rin ng panagutan si Juan Luna sa batas. Ilang buwan din nakulong si Juan Luna, pero isang araw lang yung kanyang trial, 1893. No? At sa trial na iyon, nag-testify siya, sinabi niya, nung bandang part na kinikwento na niya na, so kinuwento niya lahat yun, na nagselos siya, kinuwento niya lahat yun. Pero nung part na babarilin na niya, malabo na sa kanya yung ano, hindi na niya maalala yung nangyari. Tapos sinasabi niya, I was crazy, no? Nabaliw ako. At wala siyang natandaan doon sa kanya kung binaril nga ba niya o aksidente lahat, no? Yun yung kanyang testimonya. And eventually, nag-rule ang korte ng Paris. At ang ruling ng korte, inosente si Juan Luna. Paano nangyari yun? Dalawa yung sinasite ng mga dokumento. Una, kasi yung krimen na yun, baka mabitay si Juan Luna eh. Pero si Knight yung tinatawag na honor, amor propio. Mahalaga yung amor propio nung unang panahon. Pumapatay ang tao at nakikipagduelo dahil sa amor propio. Ito yung pride, honor, no? At dahil si Juan Luna ay, kumbaga, na dungisan ng kanyang amor propio, no?
dahil sa sinasabing pangangaliwa ni Paz Pardo de Tavera, isa tong crime of passion. Isang crime of passion na pwede kang maabsuelto. In my mind, there was no justice for my family in that case and in many other cases that happened after. Gawin mo dyan. Ayon kay Zhao Chua, kahit ano pa mang version ang lumitaw, ay iisa pa rin ang ibig sabihin nito. Napatay ng isang magaling na pintor at propagandista ang kanyang asawa dahil lamang sa selos. Si Juan Luna pa rin diumano ang sumira sa kanyang binuong pamilya. National hero, si Juan Luna. Sapagkat kahit na siya ay nagkamali, ang hindi natin maitatatwa ay nagbigay siya ng karangalan sa ating bansa. Ipinakita niya sa pagtulong niya sa propaganda movement, sa ating himagsikan, sa pagiging unang diplomat natin, sa pagkamatay niya on duty, yung pagsasakripisyo, pagmamalasakit, pagmamahal sa kanyang bayan. Ang lahat naman ng tao ay nagkakamali. Dito natin makikita na kahit na ikaw ay maraming pagkukulang, may pagkakataon ka na maglingkod sa bayan sa iyong kapasidad. Kahit sino ka pa. O yun yung mensaheng maaring mapulot natin. Natakasan mahan ni Juan Luna ang kaso ng pagpatay sa binan at asawa nito. Pero hindi naman niya matatakasan ang dungis na bumahid sa kanyang pinagpalang mga kamay. Ito marahil ang guhit ng tadhana para kay Juan Luna. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabaliktanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito sa Crime Classic.